Magandang umaga sa inyo mga kabukid. So ngayon magtatanim tayo ng papaya. Magpa-plastic tayo mga nasa 500. May mga na-plastic na rin ako mga kabukid. So gusto ko kasi magtanim ngayon ng papaya dahil habang maganda-ganda pa ang panahon ay magtatanim tayo ng papaya para sa mga bandang May ay magtanim na tayo or April para hindi tayo abutan ng masyadong malakas na ulan at hindi mamatay ang ating papaya, no? So ito mga kabukid. Kapag ganitong bakante mga kabukid yung oras ko ay nagtatanim po ako ng mga prutas na gusto kong itanim na pwede kong ipagkakitaan in the future, no? Katulad nito papaya, so, nagbabalak din po ako magtanim ng mga avocado at iba pa pong mga prutas. Mahalaga pong huwag tayo magpawala ng mga binhi na ating mga halamang itinanim upang kung sakaling magkaroon ng malakas na bagyo at matumba yung mga itinanim natin, ay meron tayong pamalit. So yun mga kabukid, so magtatanim tayo ngayon ng papaya. So tuturuan ko kayo kung paano kami magtanim ng papaya sa madaling paraan. Ito yung buto mga kabukid. Itong buto ng papaya na ito mga kabukid ay pwede nyo mabili o pwede nyo kunin mismo sa hinog na buto ng papaya, yung pinakamalaki, yung pinakamaganda ang pipiliin ninyo. At siyempre pwede nyo nang itanim yun. Ito, patutuyuin nyo na ng konti. Dilinisin lang natin. Pasipili lang mo magtanim mga kabukid eh. Ganyan lang oh. Gaganyan nyo lang mga kabukid. Tataklogan. Ganun lang mga kabukid na. Ito lang. Ayan. 1 inch lang. Huwag nyo lang. Tapos kunting takip. Ganyan lang mga bukid kami magtanim. So lahat ng ito tatanong namin. Matapos natin itanim yung mga buto ng papaya, siyempre kailangan natin diligan mga kabukid, no? Yung hindi masyadong basang-basa para hindi mamatay. So kailangan mga kabukid, no, kapag kumuha kayo ng buto ng papaya sa bunga nito, ay kailangan maitanim nyo agad o kaya naman mga isang buwan kung hindi nyo pa itatanim ay ilagay nyo sa bote katulad nito, sa bote ng cheese whiz. So ito mga kabukid, no. So mga isang buwan, siguro mas maganda huwag nyo napatagalin isang buwan yung tanim nyo na agad. So pwede rin kayo bumili ng buto ng papaya pero mahal kasi yung buto ng papaya ngayon eh. 15 pesos at ang isa, yung talagang magagandang klase. Pero talagang kahit ano naman klase ng papaya eh. Kahit ano po klase ng papaya na bibili talaga sa market yan. Kung matatagpuan lang natin yung bumibili ng mga papaya, no. So sa market naman, wala naman pong problema sa market ng papaya. Kung ano man ang itanim ninyo basta seryosohin lang natin ay di tayo dun mawawala. Kung yung kahapon mga kabukid ay namitas kami ng kalamansi at ibinenta natin sa Batangas. So ngayong araw naman na to ay nagtatanim ako ng papaya at piniprepare ko itong mga, dahil ang balak kong itanim ay mga nasa 1,000 papaya doon sa katabi ng aking saging na itinanim ng nakaraan. Kung sinusubaybayan nyo itong vlog na to ay sa mga tinanim kong mga saging ay doon ko rin po kalapit itatanim, no? So piniprepare ko po ito ngayong bago mag April or May ay itatanim na natin. So inaasahan natin maging maganda itong papaya na to. So tanim lang po ng tanim, no. So yun po mga kabukid. Sa agriculture, sa pagpaparming naman, hindi ka man yumaman pero hindi ka rin maghihirap mga kabukid. Pwede na ito mga kabukid, no. Ito mga kabukid, no. So kung saan-saan na namin pinipitas dahil ito po yung tanim namin. At marami po kami mga tanim na prutas mga kabukid. So kung kayo po yung magtatanim na lang rin, so damihan nyo na po mga kabukid, no. Para marami tayong makain at mabenta. So nabibenta rin namin itong lukban. Nabibenta rin namin itong lukban ng nakaraang December at January. So bilog-bilog din po kasi ito eh.
At kung nagustuhan nyo mga kabugid ang channel na to, eh huwag nyo pong kalilimutang pindutin ang subscribe button at ang bell notification para po lagi kayong updated sa ating mga bagong vlog. Sana po'y nakapaghatid ako sa inyo ng konting saya. Maraming salamat po. Paalam.